time for DJ Rocky's Secret Files. Nasuka ako nang halikan niya ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kim. 27 years old. Laking probinsya. 5'3 ang height. Chubby. Pero may tsura naman. Sabi nga nila, simple lang naman ako. Chubby pero may itsura. Ako yung tipong tao na hindi mahilig sa nightlife. Yung gusto ko na magstay na lang sa bahay kapag walang pasok. Gusto ko yung manood ng TV, magbasa. Tapos minsan, magpupunta sa mall. Although umiinom naman ako pero kapag may okasyon lang. Siguro masasabing masunuring anak ako. Apat kaming magkakapatid at pangatlo ako. Lahat wala pang asawa. May mga trabaho na kami, pwera lang sa bunso. Kasi college pa lang yun. Tapos, conservative yung mga magulang ko. Siyempre, pati rin kaming mga magkakapatid, conservative din. Yung tipong kahit nasa hustong edad na kami, eh sumusunod pa rin kami sa mga magulang namin. Si Mama, siya yung halos laging nasusunod. Si Mama, sobrang relihiyosa. Sobrang stricta. Kasi daw, ayaw niyang matulad kami sa iba na napariwara ang buhay. Kaya ganun lang daw sila palagi kapag gusto nilang paalalahanan kami. Nung nag-aaral pa ako, bahay school lang. Naalala ko nga, pag nagpapaalam kami ng may outing, lalo na kung may night swimming, nagagalit agad si Mama. Mag-aaya pa lang yung mga kaibigan ko at mga kaklase ko. Inuunahan ko na, sabi ko, di ako makakasama kasi hindi naman ako papayagan eh. Hanggang sa 2012, na-assign ako sa Laguna. Siguro mga 2 taon ako doon. First time ko yung malayo sa family. Ayun, every other day, laging tumatawag si Mama. Laging may paalala, yung tipong paulit-ulit na parabang kulang na lang isa buhay niya yung buhay ko. Sabi sa akin, anak ko, magbo-boyfriend ka dyan. Huwag na huwag mong ibibigay yung hindi pa naman dapat ibigay. Kasal muna, bago sex. Yan yung lagi mong tatandaan. Ang sagot ko naman, don't worry, Ma. Ayun naman talaga yung pangako ko sa'yo. At syempre, pangako ko rin sa Diyos. March 2017. Dito na uli ako sa amin. Dito na ako nag-work. Sabado, wala akong pasok. So, naisip ko mag-internet. Facebook, YouTube, etc. Hanggang sa nakita ko sa Facebook yung mga taga sa amin. Tsaka yung mga kakilala ko rin. Nasa ibang bansa na sila. Karamihan, nakapangasawa ng foreigner. May mga anak na din yung iba. Siyempre, na-curious ako. Chinat ko yung isa kong kaibigan. Tinanong ko, sabi ko, uy friend, saan kayo nagkakilala ng hobby mo? Sagot niya,
Sa dating site, friend. Sabi ko, ganun ba? Ang swerte mo naman. At sumagot siya ng, oo nga eh, mabait pa. Tsaka halos lahat ng mga taga sa atin, tapos mga katabing barangay, ganyan din. Na humaling sa dating sites, tapos dun na nagkakilala. Try mo kaya, friend. Malay mo, makita mo na yung soon-to-be husband mo. Sumagot ako ng, o sige, try ko din ha. Tsaka suratihan lang naman yan eh. Napaisip ako dun. Isang araw sa bahay, nagdi-dinner kami ng mama ko. Tas, yung bunso kong kapatid kasama din. Nagkwento si mama. Sabi, anak, alam mo ba? Nasa Korea na pala yung anak ni Ruby. Nakapangasawa daw ng Koreano. Kachat lang daw. Subukan mo din kaya, malay mo, swertihin ka rin. Sagot ko naman. Ay naku ma, mahirap kaya yan. Tsaka natatakot din ako, no? Naswertihan lang nila yun. Sa totoo lang, sa mga oras na yun, may naniligaw sa akin. Kaya lang, medyo mapili ako eh. Kahit na simple lang ako. After nung dinner namin, naisip ko yung sinabi ng friend ko. Naisip ko din yung sinabi ng mama ko. Kaya nag-research ako kung anong magandang dating site. May nakita naman ako, okay naman yung mga review. Gumawa ako ng account ko at picture ko yung nilagay ko sa profile ko. Ang plano ko, mga taga-Europa ang i-entertain ko. Pag may nag-chat na taga doon, yun na yun. Kasi sabi nila, mas maganda daw yung European. Tsaka, pangarap ko talagang makarating ng London. Kaya naman after a week, chinek ko yung account ko sa dating site. May nag-send ng message, taga UK. So, binasa ko yung message. Sabi niya, gusto daw niya akong makilala. At ang nakakatawa pa dun sa message niya, ang tanong niya sa akin, do you have a pet? If you don't have, I can be your pet or teddy bear. So, tinignan ko yung profile niya. Nagtaka ako. Kasi, black siya eh. Yung itsura niya, hindi naman sobrang pangit. Mga kamukha ni Dwayne Wade na pinaitib, sobra. Eh ang alam ko, pag Briton, di ba, mapuputi? Hiningi niya yung account ko sa Facebook para doon na lang daw kami mag-chat. So ayun, binigay ko kasi wala namang mawawala eh. At least mapapractice ko pa yung English ko. So ayun, nag-chat kami doon sa FB. Sinabi niya na 55 years old na siya. Hiwalay na daw siya sa asawa at may dalawang anak. Mag-isa na daw siyang namumuhay sa UK. May work naman siya, tsaka British citizen na daw siya. In fairness naman, mukhang okay naman. September 2017, nag-chat siya. Sabi niya, next week pupunta na daw siya sa Pilipinas para daw makita ko. Tinanong niya ako kung ano daw ba yung gusto kong pasalubong. Ako naman nagulat at kinabahan kasi paano kung totoo nga na pupunta na siya. So ang nireply ko, sabi ko, are you serious? And then sumagot siya ng yes. At nagpabook na daw siya ng ticket and hotel accommodation dito sa amin, mga 5 days daw. Ay, sabi ko sa kanya, okay, send mo nga yung ticket and hotel accommodation sa akin. Pero syempre in English. At ayun nga, sinend niya sa akin. At kinabahan ako kasi totoo nga, next week pupunta na siya dito.
Hindi ako makatulog buong linggo kasi wala naman ako mapagkwentuhan kahit sa mama ko, hindi ko maikwento. Ako kasi yung tipong kapag may problema, hanggat kaya kong hindi humingi ng tulong, pwera na lang kung malala na at hindi ko na kayang solusyonan, eh kikimkimin ko. Kaya ayun, dumating na nga yung araw na nag-fly na siya, pupunta dito sa Pilipinas. Panay-send pa siya na sa akin ng selfies niya. Tapos kinagabihan, nag-ring yung cellphone ko. Unknown yung number. Sinagot ko pa rin. Sabi ko, sino po ito? Nagulat ako kasi sabi nung tumawag, Kim? So sabi ko, yes, I'm Kim. Kinabahan ako. Kasi pakiramdam ko siya na yun. At sabi niya na sa akin, nasa airport na siya. Tapos sunduin ko daw siya doon. Sabi ko naman, hindi kita masusundo kasi malayo ako sa Manila. So nag-check-in siya sa pinakamalapit na hotel sa Naiya. Tapos kinabukasan, pumunta naman siya dito sa amin. Nag-fly pa siya papunta dito. Sa totoo lang, hindi ko nga siya nasundo sa airport eh. Kasi kinausap ko pa lang yung mama ko noon na merong foreigner na meron akong kachat at nandito siya sa lugar namin. Siyempre, nung sinabi ko yun sa mama ko, nagulat siya. Bakit ngayon ko lang daw sinabi? Sabi ko naman, hindi pa naman kasi ako sigurado. Tapos eto na nga, totoo na. Dumiretso na lang siya sa hotel niya. Tinext niya ako na puntahan ko na lang daw siya doon. Sakto naman, wala akong pasok kasi Sabado. Pinuntahan ko siya sa hotel. Sinama ko yung mama ko para may kasama ako. Naghintay ako sa lobby ng hotel. Tapos may nakita ako naglalakad papalapit sa amin. Nagulat ako kasi sobrang itim niya. Tapos nakaitim pa siyang damit. Yung tipong mata na lang yung makikita mo. Kinabahan ako noon kasi first time ko talagang makakita ng in person ng ganun. Ang itim. Siyempre, hindi ako nagpahalata. Hindi ako nagpahalata na nagulat ako. Pati mama ko. Lumapit siya at napakilala sa amin. Tapos niyaya niya kami mag-lunch kasi hindi pa daw siya nagla-lunch. So doon na lang kami sa hotel nag-lunch kasi may resto naman dun. After lunch, umuwi na si mama ko kasi may lakad din siya. Sabi niya mag-ingat daw ako. Tawag lang daw ako kaagad pag may masamang mangyayari. So sabi ko naman, okay po ma. Tapos, eto na nga si foreigner. Niyaya niya ako sa kwarto niya. Kasi ibibigay niya daw yung mga pasalubong niya sa akin. Pagdating ko sa kwarto niya, naupo ako sa upuan. Tapos ayun na nga, binigay niya na sa akin yung mga chocolates. Kwento siya ng kwento, sobrang daldal niya. Eh nakikinig lang naman ako kasi yung iba hindi ko naman masyadong maintindihan kasi British accent. Hanggang sa, aba, wala nang araw, gabi na pala. Sabi ko, uuwi na ako. Babalik na lang ako bukas. Pumayag naman siya, basta babalik daw ako bukas. Pag-uwi ko ng bahay, nag-usap kami ng family ko. Sabi ng mama ko, bakit hindi man lang daw ako nagkwento? Sabi ko, sinigurado ko muna kung totoo nga kasi malay ko ba natututuhanin niya na pupunta siya dito sa Pinas. Tapos, may dilema ako. Nag-open up ako sa mama ko. Sabi ko, ma, parang tatay ko na siya eh. John yung pangalan niya. Tapos nagulat ako sa sagot ng mama ko. Ang sabi ng mama ko, okay lang yan, basta mabait. Yung iba nga, parang lolo na nila eh. Saka, isipin mo na lang makakapunta ka ng UK. Tapos, aangat yung buhay mo. Anak, maging practical ka.
Pagkatapos kong marinig yun sa nanay ko, napabuntong hininga na lang ako. Hindi ako makatulog ng gabing yun. Iniisip ko yung sinabi ng mama ko. Sa totoo lang, mahirap talaga yung buhay namin noon. Pero ngayon medyo okay naman kasi nga may mga trabaho na kaming magkakapatid. Tulong-tulong sa gastusin. Nakapagpatayo na din kami ng bahay pero hindi pa nga lang finish. Pero okay naman yung buhay namin eh. Pangutlong araw ni John dito bago ko siya puntahan sa hotel. Dumaan muna ako ng opisina para mag-leave ng 3 days. Pinuntahan ko siya uli sa hotel. Buti na lang, pumayag siya na ganun yung setup namin. Kasi sinabi ko sa kanya na conservative ako at yung family ko. Okay lang naman daw sa kanya. So nung nandun ako sa hotel, kumatok ako sa room niya. Kaso hindi niya binubuksan. Sa isip ko, baka lumabas. So binuksan ko yung pinto kasi hindi naman nakalock. Pagpasok ko, ang dilim. Yung meron naman nabukas na ilaw, dim light siguro, sa may table. Kaya lang, nagulat ako. Natakot din ako kasi may nakita akong nakaupo sa kama, half naked, walang damit, naka-shorts lang. Kung hindi siya nagsasalita o hindi siya nagsalita, malamang mapapasigaw talaga ako. Kasi di ko siya talaga nakita. At parang nakalimutan ko na ganun pala siya kaitim. So dali-dali kong binuksan yung switch ng ilaw, nakita niyang namumutla ako. Tanong niya sa akin, "Are you okay?" Sabi ko naman, "Yes, I'm okay. It's just too hot." After noon, nagbihis siya. Tapos, napansin ko, parang yun din yung damit na suot niya nung isang araw. Tinanong ko siya, "Nilabhan mo na ba yan?" Siyempre, in English. Sabi niya, "Hindi daw." Sabi ko, "Bakit di mo ipalondry ang mga labahan mo?" Sabi niya, "Hindi pa naman daw kailangan, pwede pa naman daw suotin." Di sabi ko na lang, "Okay." Pero sa isip ko, "My God, ganito pala sila?" Kasi kahit underwear yata, naguulit siya. Kaloka. Pero may mouthwash, toothbrush, at may pabango naman siya. Pero hindi nga lang daw siya araw-araw naliligo. Lumabas na kami ng hotel, pasyal sa mall. Grabe, tinginan talaga yung mga tao tuwing dumadaan kami. Tapos, may kasama pang bulungan at tawanan. Pero inignore ko yun. Kahit pakiramdam ko, nahihiya na talaga ako. Sinuot ko na lang yung salamin ko para medyo matakpan yung mukha ko. Nanood kami ng sinine, kumain sa labas. Pero, aaminin ko, hindi naman talaga ako nag-enjoy. Paano ko naman mag-e-enjoy kung lahat ng tao nakatingin, tapos pinagtatawanan kami? Tapos meron pang grupo ng mga kabataan. Tawa ng tawa sa kanya. Tapos tinuturo pa siya. Narinig ko nga yung pinagbubulungan, kapre daw. Actually, naiinis ako. Hindi ako napatol sa mga bata pero pinatulan ko talaga sila. After noon, bumalik na kami sa hotel. Nagkwentuhan ng konti tapos umuwi na ako sa amin. Kinabukasan, pang-apat na araw niya. Pagpasok ko ng kwarto niya, nasa banyo siya naliligo. Ako naman, naupo sa may table. Hanggang sa lumabas na siya ng banyo, naka-shorts lang siya ng bagong ligo. Tapos nagulat ako kasi bigla niya akong hinalikan. Sa gulat ko, hindi ako nakagalaw. Pumikit ako at iniisip ko na hindi siya yung humalik sa akin. Pero ilang segundo pa lang na hinahalikan niya ako para bang nasusuka na ako. Medyo pinigilan ko nung una pero hindi ko talaga kaya eh. Hindi naman sa bad breath siya kasi naamoy ko naman yung mouthwash sa bibig niya. Tinulak ko siya at tumakbo ako sa banyo. At dun na ako sumuka ng sumuka. Yung tipong umiikot yung tiyan ko. Pati yung ulo ko umiikot.
Nag-worry siya sa akin. Tinanong niya ako kung okay lang ako. Sabi ko, okay lang po. Medyo mainit lang siguro sa labas. Tapos biglang lamig. Ay, grabe. Nanghina ako kasi naubos lahat ng kinain ko. Hindi naman siya yung first kiss ko kasi nagkaroon naman ako ng MU nung nasa Laguna ako. Ewan ko ba, parang hindi ko talaga kaya eh. Siguro, hindi ko lang talaga kaya makipaghalikan sa parang tatay ko na. So, last day niya na nga. Katulad ng dati, pinuntahan ko siya sa hotel. Pagdating ko, bigla niya akong niyakap. Tapos, sinalikan niya ako sa batok. Noong una, hinayaan ko lang. Pero, ay, tumatayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Hindi ko talaga kaya. Pumiglas ako talaga sa pagkakayakap niya. Tinanong niya ako, bakit daw ba ayaw ko? Sabi ko, ayoko naman talaga kasi naniniwala ako dun sa pinangako ko sa sarili ko na kasal muna bago tsuk-tsak tsenes tulo ang dugets. Hindi siya nakaimik. Maya-maya, nag-empake na siya kasi after lunch na yung flight niya. Lumabas muna ako ng kwarto at sa labas ko na lang siya inintay. Hinatid ko siya sa airport kasi may service naman yung hotel. Habang nasa biyahe kami, may kinuha siya sa bulsa niya. Nagulat ako. Sing-sing. Sing-sing sinuot niya sa daliri ko at sabi niya, engagement ring daw yun. And maybe next year, magpapakasal na daw kami. Tapos may isa pa siyang ibinigay sa akin, credit card niya. Binigay niya sa akin, reloadable credit card. Kunin ko daw para pag nagpadala daw siya ng pera, hindi na daw hassle sa kanya. Nung una ayaw kong tanggapin kasi may trabaho naman ako pero mapilit siya kaya kinuha ko na lang. Nung nakabalik na siya ng UK, chinat niya ako, sabi niya ayusin ko na daw yung mga papers ko, passport, etc. Mag-apply na daw ako ng fiancé visa para makapunta daw ako doon. Siya na daw bahala sa lahat ng gastos. Sabi ko naman, sige. November 2017, nakareceive ako ng message sa kanya. Sabi niya, check the card tomorrow. So ako, nag-check nga ako ng card ko. Aba, nag-transfer pala siya ng pera. 30,000 pesos. Panglakad ko daw ng requirements. Tapos magpapadala daw siya uli, maybe next year. So ginamit ko na lang yung pera. Inayos ko yung mga papeles ko. Nakompleto ko naman. Meron na lang mga TB test yung kulang. Tsaka iba pa. Pinadadala niya ako ng pera. Every month siguro 15 to 20k a month. Ako naman, binabawasan ko lang pag medyo kapos na kapos ako. Ayoko namang isipin niya na umaasa ako sa perang pinapadala niya, eh may trabaho naman ako. April 2018, tumawag siya. Sabi niya, naghulog daw siya uli ng pera, panlakad ko pa daw ng mga papers ko. Yung mga papers hindi ko pa tapos. Tapos nagulat ako. Aba! 200k yung pinadala niya. Tapos may laman pang 50k yung card niya. Hindi ko naman masyadong pinapadala o ginagastos yung mga perang pinapadala niya sa akin. Minessage ko siya na nasa card yung pera. Sabi niya, yung pera naman daw na yun, eh para sa akin. Buong linggo, hindi ko siya minessage. Kasi nag-iisip ako kung tatanggapin ko ba talaga yung alok niya. Kung sa gastos, wala naman akong poproblemahin. Eh, kaso nagdadalawang isip ako na parang ayaw ko nang ituloy. Kasi feeling ko hindi ako proud. Never ko siyang pinost sa FB. Kasi iniisip ko kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Tsaka iniisip ko kung anong sasabihin ng mga kakilala ko, yung ex-boyfriend ko. Kasi yung ex-boyfriend ko, gwapong-gwapo yun. Tapos ito, ang dilim. Kahit yung engagement ring, never ko rin sinuot yun. Hindi ako masaya pag magkausap kami. Tsaka iniisip ko din yung sasabihin ng mga tao, yung pangungutsa nila. Kahit nasabihin ko pa na practical lang naman ako, ang dami pumapasok sa isip ko, puro negative, naguguluhan talaga ako. May 2018, may natanggap akong message galing sa kanya. Sabi niya, hi.
Sabi niya sa akin, he didn't expect na sa kabila lahat ng effort na ginawa niya, mapupunta lang daw sa wala. Selfish daw ako. Sinasayang ko lang daw yung big opportunity na ibinibigay niya sa akin. Disappointed daw siya sa akin. He hates me. Pero mahal niya daw ako. Marami daw siyang plano para sa akin tsaka para sa future ko. Pero ini-ignore ko lang. Ayoko ba daw ng magarbong buhay? Ayoko daw ba ng mamahaling sasakyan? Isipin ko daw yun. Baka daw magbago yung isip niya. Afternoon, madalang na lang kami magka-chat. Minsan nga wala na eh. Di ko pa sinasabi kahit kanino yung desisyon ko. Pag tinatanong naman ako ng mama ko tsaka mga kamag-anak ko, sinasabi ko, okay pa naman kami. May communication pa. Pero di ko alam kung anong isasagot ko sa kanila pag nalaman nila na ganito yung ginagawa ko. Sila pa naman yung nagpo-push sa akin na i-grab ko yung opportunity na to. Minsan naisip ko, tama ba talagang ginawa ko na pinakawalan ko yung biggest opportunity na para sa akin? Once in a lifetime lang naman kasi ito eh. Tapos mas pinili ko yung simpleng buhay na meron ako ngayon. Masaya naman ako sa family ko, sa work ko. Sa money naman, di ko siya ginagalaw. Alam ko maraming magtataas ng kilay sa kwento ko, pero sasabihin nyo na maging practical ako. Ang hirap kaya. Sasabihin nyo siguro, ginto na, pinakawalan ko pa ang tanga ko. Okay lang. Tatanggapin ko yun kasi totoo naman eh. At yun yung nasa puso ko at isip ko that time. Gusto ko lang din sabihin na hindi ko dinidiscriminate yung kulay ng isang tao at yung may mga relationship na katulad ng ganun. Sa ngayon, nagkakaroon ulit kami ng communication ng ex ko. Since hanggang ngayon, single pa din siya. Tapos, nasa ibang bansa din siya. Uuwi na siya next year. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung tama ba yung naging desisyon ko. Ano nga ba?